Hindi raw gagamitin ng pensions mula sa GSIS at sa SSS. Yan po ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay pa rin sa Maharlika Investment Fund. Pero paglilinaw ng Pangulo, pwede pa rin mag-invest sa MIF ang mga state insurers kung kanilang gugustuhin. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Bago sumalang sa bicameral conference committee kanina ang Maharlika Investment Fund Bill, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, walang intensyon ang gobyerno na gamitin ang pensyon mula sa SSS at GSIS bilang pang-ambag sa seed fund o panimulang pondo ng MIF. We have no intention of using the pera, kukuha tayo ng pera ng pension fund. It's okay. How do I explain this? We will not use it as a seed fund. Yun nga lang. Desisyon pa rin daw ng SSS at ng GSIS kung gusto nilang mag-invest sa MIF. Bagay na tila kontra sa idinagdag na probisyon sa Senate version ng panukala na hayagang nagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno o mga GOCC na ang mandato ay may kinalaman sa Social Security at Public Health Insurance na magpasok ng pera sa investment fund kahit voluntary. If the pension fund decides that the Maharlika fund is a good investment, it's up to them if they want to invest in it. So, like any, not only a pension fund, but corporations. Mga fund, yan lang ang ginagawa nila, pinapalaki ng pera nila para mayroon silang may bigay. Hindi naman direktang sinagot ni GSIS President Wick Veloso kung may balak ba silang magpasok ng pondo sa MIF. Basta susunod lang daw sila sa anumang lalamanin ng ipapasang batas. Doon pa hong 12 ng Disyembre, ang mga pension funds katulad po ng GSIS ay hindi na ho kasama. Kaya hindi ho natin kung alam kung anong pang mga diskusyon na nangyayari sa mga bagay na yan. Isa lang ho ang gagawin natin kung ano po ang desisyon ng atin pong mga mambabatas sapagkat sila ay nakikinig sa atin pong taong bayan kung anong gusto ay yun po susundin natin. Sa naunang version kasi ng panukala sa Kamara, pinapayagang magbigay ng kontribusyon ng anumang government financial institutions gaya ng SSS at GSIS sa MIF basta aprobado ng kanilang board. Sabi naman ni Veloso, bago mag-invest ng GSIS ay binubusisi muna nila ang business model ng isang investment. Dadaan din ito sa isang oversight team bago ipa-aproba sa kanilang board. Importante sa amin, lumago ka. At pag-aralan namin na maganda ang proposisyon ng iyong negosyo, ang perfect example ho niyan yung tinatawag na selling water in the desert. To exaggerate matters. Kung nangangailangan ka ng tubig sa disyerto, talagang napakaganda ng business model mo. Kung ikaw lang. Welcome development naman para sa economic team ng Pangulo ang pagpasa ng Senado sa MIF Bill. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, siniguro lang ng Senado na magkaroon ng secure investment fund ang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.